Hello Marvel fans, welcome to my channel. Today I'm going to show you my Marvel card collection. But before we continue, small favor, not yet subscribed to this channel, please do subscribe so that I could grow and improve this channel. Let's start. So here is my Marvel card collection. So first, ito muna. Yung first set is the Series 1 1990 Marvel Universe card trading card. Trading cards. So yeah. The number one card is Captain America. I don't know, medyo siguro may Captain America's I think this is one of the most valuable cards here in Series 1. It's featured 167 cards, including 5 holographic cards. The front of each card depicted either superheroes, supervillains, rookies, famous battle, MVC, the most valuable comics, team pictures, and my favorite Spider-Man presents. So, eto, browse muna natin, ha? Ayun. Yeah. It features a small fact file, yun, including win-loss records. So, ayan. Andiyan yung real name, group affiliation, height, weight, battle spot, as you know, win-loss record, win percentage, tapos nickname. Yun, ito yung set na meron lang, na ito lang yung merong win percent, na may win-loss record and win percentage, saka nicknames. Yung small, ano sa kanya, description, summary of, ano niya, history. And then, syempre, ito yung pinaka-favorite ko, itong Did You Know? Ito yung pinaka-favorite kong feature dito sa card na to. So, ayan. So, browse muna natin, ha, para makita nyo. Kita nyo, si Aunt May andito rin. You want to know what trivia? Sige, pahit ako sa inyo. Aunt May, meron dito. Ang nakalagay dito, wala siyang win-loss record, pero meron dito, ano, Ice Beak. Nakalagay dyan, 984. 984. So, assume natin na ano siya? Ano ba yun? Married siya ng for 30 years. So, yung pag dinivide mo siya, yung 30 years, 33 years or 30 years na married siya, ang nabake niyang pie sa isang taon is in 1 year, nakabake siya ng 900 pies yun. Ilan yun per month? Tayo. Yun. Did you see this? Nakita niyo yung costume ni Rogue. Parang ngayon ko lang to nakita. Then, siguro this is the costume niya nung asa ano siya. Kay Mystique pa siya yung Brotherhood. Sa maganda siya kasi yung original art from the comics, ito rin siya.
nostalgic yung feeling pag nakita mo siya. Kasi ito yung mga artwork ng mga early comics pa na nag-release yung mga 1960s, 70s. Ito yun. So, ito yung mga artworks. Ito yung mga nababasa ko dati. Kung kayo, kung hardcore fan kayo ng comic books, ito yun. Special na itong set. So, ayan. Yung sinasabi ko, famous battles. Ayan. Dito sa famous battle, ito yung ano eh, mga nasa comics din. So it's like ito, Spider-Man versus Doc Ock. Spider-Man versus Kraven. Ito yung movie, Daredevil versus Kingpin. Tsaka itong Daredevil versus Bullseye. Ito yung mga titles din eh. Itong Evolutionary War, High Evolutionary War, X-Men versus Magneto. Ito yung mga titles din ng comics. Armor Wars. So, ito, maganda talaga siya. Maganda ito. Itong set na to, talagang kakaiba. Unique. Famous Battles. Ayan. Yeah, itong set na to. This is the MVC, Most Valuable Comics. So ito yung mga comic books na talagang napakamahal na ngayon. So I'm talking about millions and hundred thousands of dollars yung presyo. Like this, mga Fantastic Four, number one, X-Men number one. Amazing Fantasy, syempre, first appearance to ng mga heroes. So, talagang mahal siya ngayon. Talagang napaka-valuable niya ngayon. Ayan. Avengers, of course, talagang mahal talaga siya. I think ito yung pinakamahal, yung Avengers. Incredible Hulk. Nakita ko to sa carousel. Nasa selling siya for 200,000. I think ano yun eh, signed, pero hindi na maganda yung ano niya. Hindi lang maganda yung grade niya kay CJC, pero mahal pa. First appearance kasi ito ni Wolverine, kaya talagang mahal. So, then, Team Pictures, andyan yung X-Men. Siyempre, X-Men, Fantastic Four, Avengers, Excalibur, X-Factor. And ito pa yung isa maganda sa kanya, yung Spider-Man Presents. So ito yung magi-interview siya ng magko-conduct siya ng humorous interview sa mga different characters, superhero and villains. So as you can see, ito si Doctor Doom, yan si Hulk, Doc Ock. Here may tama si Thor. Yan. Ayan. Tapos, ito, one of my favorite card is the Stanley card, Mr. Marvel. Ayan. Ganda niyan. Kita niyo siya. Lahat nung artwork niya, nilagay niya, naka-ano sa mukha niya. Sa mukha niya, sa katawan niya. So, ayan. Ito yung mga creations niya. Ayan, Captain America, Iron Man, Spider-Man, Silver Surfer. Tapos itong Horny Daredevil, Fantastic Four, itong fingers niya. Hindi ko na alam yung iba. Pero yun. Ito, Thor. Book ni Thor. Di ba? So. Little, Trivia, itong this set is produced by Impel. Then, for all I know, sa after 2 years, yung Impel nag-offer naman kay DC
na maglabas din ng DC Universe trading cards. So, yun. Tapos, ano pa ba? Ayan. So, talagang pag meron kayo nito, I suggest also na, yun nga, katulad doon sa mga ibang videos ko, I suggest na i-ano nyo siya, double sleeve. Ayan. Tulad nung sa akin, naka-double sleeve to. Doon sa video ko nung una sa mga cards, diba, meron akong video na in-sleeve ko yung card ko. So, lahat ng cards ko nakaganito. Kasi kahit mahal, kasi talagang kung yun nga, collector, talaga kayo ng cards. I suggest ganito. Kasi napaka-sensitive na itong cards na to. Pagka to nabagsak, talaga magkakaroon siya ng tawag doon. Hindi na siya, magkakaroon siya ng damage dito sa mga sides. So, I suggest. So, magkano lang din naman to eh. Medyo pricey din kasi itong sleeves kasi pero worth it naman kasi talaga i-protect yung mga cards nyo. Bayan to. Na walang card sleeve tong mga to. So this is the 1990 trading cards. So ay meron akong trivia. If masasagot niyo yung trivia na to, I'm going to give this, hindi siya Marvel ah, pero okay din naman to. Funko Pop na to. Okay? Just leave a comment kung ano yung sagot nyo. Kung sino yung unang magka-comment, yun yung mananalo. Isa lang ah, isa lang. Isa lang ang pwede kong mabigyan. So, ang question ko, sinong superhero dito sa set na to, series 1, 1990, ang most featured? Yung ibig sabihin, pinakamaraming appearance dito sa card, sa set na to. Ayun. Just leave your comment kung alam nyo or made a research. Kayo bahala. Basta tama yung sagot nyo, I will give you this kung kupap. Tapos, may message ko kayo para i-leave nyo sa akin yung kung saan ko papaship. Okay? Free shipping na yan. Basta within Metro Manila lang. Alright? So, on tayo sa next. Kunin ko lang siya. Wait lang. Go back, sorry. So this is the ito naman yung series 2 Marvel Universe trading cards. So yun, ito. Following year nag-ano na si Marvel ng follow-up na siya ng ito, release by Impel pa din. So ito yung 1991 series 2. Yeah. Number 1 na si Spider-Man. Hindi na si Cap. Browse na muna natin. First set, 167 din siya, tapos including 5 holographic cards din. Medyo may nagbago sa ano niya, mga features niya. So ito, nakita niyo yung front. 'Di ba? Nag-iba yung ano niya. So ang ganda ng medyo nag-improve talaga sila. Cause ito yun oh, may colorful border na siya. Not unlike dun sa 1. Parang plain lang na talagang. Pero ito, medyo maganda rin siya. Ayan, dahil nga dyan sa mga borders. Maganda yung appearance siya. And then, ito yung isa sa mga features na, ito rin, favorite features ko din. To. So, nagbago. Ang change niya is, nawala yung win-loss record, tsaka yung percentage. Then, pinalta nila ng, ito,
power attributes or ratings. Ayan. Andun pa din yung ibang fact file niya, like yung group affiliation, first appearance, na wala rin yung nicknames. Okay din naman. So, ayan. Pero kasi, pagdating yung power ratings eh. Diba nung bata pa tayo, meron ka na ito. Sabi, uy, mas malakas pala si Spider-Man kay Daredevil. Diba? Kasi makikita mo yung power ratings. So, ito, yung power ratings, ito siya, meron siyang strength, speed, agility, stamina, durability, and intelligence. And then, meron siyang ratings ng 1 to 7, which is 7 is the highest. So, I remember, meron din pala tong tatlong card, wala na ako nun eh, na naka-include, explaining ko ano yung mga, ano niya, yung, kung ano yung ratings, yung power ratings, kung ano yung equivalent niya. So, ayan. Natatandaan ko lang is yung number 1, yun yung normal. Number 2 is above normal. Number 3, superhuman level na yung ano. So, ayan. Browse muna natin. And though, syempre, yun nga, meron ulit siyang brief ano description ng origin niya ni ng character, and then hindi pa rin nawala yung ano yung video no, yung favorite ko. Yeah. So let's browse. Iceman ganda. Yeah. Wow, okay. So, yun. So, this set, meron din siyang, ano, divided siya sa subsets din. Superheroes, supervillains, I'm not so sure kung ano yung ano eh. Pero I think napalitan yung may napalitan siya eh. Parang wala na yung rookies. But they've replaced something na ano, like legends and weapons. Tapos yung famous battle naging arch enemies na siya. So, yeah, let's continue to browse. So, itong set pala na to, meron din siyang nilabas na binder na exclusive dito sa set. Ayan. Hindi ako nagkaroon nun eh. Hindi yata nagkaroon dito sa Philippines. Siguro, dun lang sa US lang yun. Continue lang natin yung browse. Ito na yun, mga super villains na siya. Ayan. Una yung... to. Yung famous battle, naging arch enemies na. Na... napalitan siya. Arch enemies. Ayan. So, next natin. Arch enemies pa din.
napalitan yung merong additional features to. Ito nga yung weapons subset siya. Weapons and legends. So ito muna yung weapons. Yan, nandiyan yung Spider-Man's web shooters. Kay Daredevil na Billy Club. Tsaka yung pinakasikat, yung ultimate nullifier ni Reed Richards. Yan. Na subset niya is the legends. So yan. Ito yung legends para kasi siya doon sa mga deceased na character. Yan, like Norman Osborn, yung original Ghost Rider, si Kraven, matay na rin siya. Yan. And then rookies. Have you read this? New Fantastic Four. So, yun. Yun na yung ano natin. So, meron din siyang checklist. Ah, ito pala. Meron na pala. Meron pala ako nun. Yun. Ito yung power ratings. Yun yung sinasabi ko. Pagina. Meron pala ako. Kung ano yung ano niya. So, number one, tama, normal. Peak human pala yung ano. Yung number two na rating. Tapos, enhanced human. So, above human nga siya. Enhanced human. And normal, tama, above normal. Okay. Superhuman. Able to live to 10 tons range. Ito yung kay Spider-Man. Kaya tatandaan ko to eh. Na kaya ni Spider-Man ng 10 tons. Mag-lift ng 10 tons. Ayan. Sa intelligence. Ah, back and forth. Tapos yung checklist. So, dito sa checklist, ayan. Yung hologram lang yung wala ko dito. Ayan. Spider-Man, Doctor Doom, Punisher, Mole Man, tsaka Hulk. Yes, ang hirap makakuha niyan. Chamba-chamba lang yan sa PAX. Between 1990 tsaka 1991, mas ano pa rin ako sa 1990, yung overall set niya. Kasi, although meron talagang improvement si 1991, like yung power ratings. Gustong-gusto ko yung power ratings. Pero kasi, iba pa rin talaga yung first. Kaya, for me, between those two, 1990, yun yung doon ako. Kasi, so yun. Kayo, anong ano nyo doon sa ano, 1990 or 1991? So, meron pa akong remaining sets na i-reflect. Siguro sa next video na yun. Ito muna. Meron pa akong 1993, 1994, tsaka 1992. Pero, 1992, meron ba? Wala yata akong 1992. Pero mayroon ako mga Spider-Man sets. Diba comment kung ano yung favorite nyo and meron ba kayo nito dati. Ganun. So, ano dun sa dalawang, sa videos ko yung ano, 1990 or 1991? Ano yung mas prefer nyo? So, tsaka kung bakit. So, that's it. Thank you for watching and goodbye.